Isama po natin sa pagdiriwang ng banal na misa ang nag-alay ng kanilang pasasalamat at natatanging kahilingan, Leilani Reynoso, Virgilio Zaragoza at pamilya, Edwin, Annalyn at Luis Emmanuel Rivera, Kenneth Lloyd Zaragoza, Ginoo at Ginang Johnny at Yoli Texon at pamilya, Commission on Formation, Parish Renewal Experience, Basic Ecclesial Community, Pasca CCD, Bible Apostolate, Soldiers of Christ, El Shaddai Movement, Kursilyo, Dr. Eric at Jessica Villano, Rosalina Calyado, Melanie, Arcy at Carl Caballero, Conching Galang at Pamilya, Faye Ann Arellano, John Rosalie at Johanna McMurray, Zenaida Chang, Cristeta Magundayaw, Christine De La Torre at Pamilya, Gabriel Bantug at Pamilya, Lizette Ayla Gaspar at Pamilya, Diamond Cruz at Pamilya, Samantha Nicole Capulong at Pamilya, para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Carmelito Agustin, Rolando Rodriguez Sr., Queenie Madizan Verdodazo, Zenaida Chang, para sa nagdiriwang ng kanilang paggunita sa pag-iisang dibdib na sina Ferdy at Tani Javier. Para sa natatanging kahilingan ng Hokpo Feeds Corporation, John Michael at Jeneline Hubahib, Simonet Barrios at pamilya, Duming at Lydia Cruz at pamilya, Jodith San Manaloto, para rin sa pasasalamat ng Third Order of the Carmelites Philippines, Camareras de Barasoain, Pamilya Cliachco, Aurora Samaniego at pamilya, Manny Ates Roque, Remedios Roque, Valentina Ignacio, Philip at Rodora Roque, Marvin Richard Gayabiab at pamilya, PCY Barasoain, Jeff Chong at pamilya, Kelly Diaz at pamilya, Neslin Limas at pamilya, Elvira Cruz at pamilya, Maria Ethel at Evelyn Alincastre, Franico, Fronel, Rafael at Frederick Solis, Dr. Cesar at Bea Alincastre Bautista, Oliver at Doktora Iarta Alincastre Quizon at pamilya, Bong and Mary Bernardo at pamilya, MJ Mendiola at pamilya, Rhea Eliza Gomez at pamilya, Luis Joseph Dionisio at pamilya, Aubrey Rufino at pamilya, Annabel Alde at pamilya, Carmela Alincastre at pamilya, Johnny Lon Bautista, Christine Bautista, Jace Arkin Bautista, Jaira Avia Bautista, Lilian at Marcelo Mendoza at pamilya, John Fidel Agustin at pamilya, John Ray Jariño at pamilya, Adam Lori Shane Espiritu, Adrian Paul Acuna at pamilya, James Brian Dimagiba at pamilya, Raymond Tiongson at pamilya, Amel John Cruz at pamilya. Para sa mga espesyal na intensyon ni Jerome Roque at Christian Dayaw, para sa mabilisang pagaling ni Ofelia Iniguez, Eliseo Santos III, Dr. Rampano Banyes, Rosalina Mendoza, Samuel Polestico, Estelita Borja, Nicanor de la Paz, Elena Oliveros, Susana Victoria, Aida Chavez, Angelito Conanan, Sherry Lane Manuel, Ricky Dauba, Paquito Frades, Vilma Frades, Teodorica Jariño. Para rin sa pasasalamat ng Parish Commission on Formation at sa natatanging kahilingan ni na Tom Jaimison at Jaime West Bartlett at pamilya, Ricky at Michelle Dauba, Doktora Mercelita Alfane at Rogelio Namo at mga anak, Aman Monton de la Cruz, Eyin Ople, Vicente at Herminia Kalalang at pamilya, Leo Degaria Simbahan Villanueva at pamilya,
Sammy at Vicky, pagsibigan at pamilya. Salvador at Norma, kahukom at pamilya. Noel at Melanie, kahukom at pamilya. Ernesto at Benita, kahukom at pamilya. Christopher at Norma, kahukom at pamilya. Veronica, kahukom at pamilya. Rosario Bernardo Coleco at pamilya. Luis at Gina Coleco at pamilya. Wilfredo Kalalang. Cedric Castro at pamilya. Attorney Christian at Matilde Dionisio Natividad at pamilya. Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Benito S. Villanueva Jr. Para sa mabilisang pagaling ni Rodita L. Villanueva. Para sa mga kapatid nating mga yumao na sina Benibaldo, John, Leia, Concepcion, Roldan, Maria Belen, Felicita, Juanito, Paulita, Benigno Simeon, Pedro, Lucia, Lourdes, Jose Senior, Avelino, Angela, Maria, Crispolo Alan, Severa, Esperanza, Rogelio, Narciso Senior, Narciso Junior, Danilo, Ariel, Architect Francisco, Gabriel Anika, Herminia, Felina, Senando, Juan, Avelino, Lilian, Luwalhati, Cesar, Patricia, Joseph, Luisa, Antonio, Rogelio, Priscila, Carmelita, Alberto, Jeff, Erminildo Gilbert, Mark Anthony, Gracia, Feliciana, Barbara, Caridad, Delphine, Tomas, Adela, Florinho, Danilo, Ernesto, Joselito, Misael, Maria Cecilia, Seferina, Mamerta, Redisa, Paul Henry, Henrieto, Gerardo, Pablo, Maria, Joaquin, Marcosa, Manuel, Estrelita, Charo, Lydia, Emilio, Lucila, Martignano, Benito Senior, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga kapatid, muli na naman tayong nagsasama-sama upang ipagdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tumayo po ang lahat at masiglang makiisa sa ating pagdiriwang.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagsanggalang nawa kami ng mga panalangin ng Mahal na Birheng Maria, Ina at Reyna ng Carmelo. Akayin nawa kami sa iyong banal na bundok na walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo na nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng unang mga hari. Umakyat si Elias sa taluktok ng Carmelo, sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, "Tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat." Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. "Wala po akong makitang anuman," wika ng utusan. "Ulitin mong makapito," utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan. "May nakita po akong gapalad na ulap na pumapailang lang sa dagat." "Madali ka," sabi ni Elias. "Sabihin mo kay Akab na singkawan ang karwahe at lumusong kaagad. Baka siya ay hindi makaalis dahil sa ulan." Kapag daka ay nagdilim ang langit sa kapal ng ulap at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigan, wala siyang maling gawa. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo ay mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo ay mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang Anak. Nang tayo ay makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina. At ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas, naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Mga pinakamamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw pong ito, mga ginigiliw kong mga kapatid, ay pinagdiriwang natin ang kapiyestahan ng mahal na birhen ng bundok ng Carmelo. Ang mahal na birhen ng bundok ng Carmelo, ang patron ng simbahang ito, ng ating simbahan, kaya marapat lamang na pagnilaya natin kung ano ang kahalagahan nito sa ating buhay. Mga ginigiliw kong mga kapatid, nais ko pong pagnilayan sa inyo yung kahalagahan ng bundok. Bundok ng Carmelo, ika nga. Ang bundok, mga ginigiliw kong mga kapatid, sa kasaysayan ng ating pananampalataya, Old Testament hanggang New Testament, ay napakahalaga ng kanyang ginagampanan. Ang bundok ay kung saan isang lugar na makikita ang kalooban ng Diyos, makipag-uusap sa kanya at ipapakita kung ano ang kanyang nais sa kanyang bayan. Halimbawa, mga ginigiliw kong mga kapatid, si Moises. Ibinigay kay Moises ang 2 tipak ng bato na nakalagay ang 10 kautusan saan? Sa bundok ng Sinai. Kaya yung bundok na ito, dahil dito nagtagpo ang Diyos at ang tao, naging banal na bundok. Mga ginigiliw kong mga kapatid, sa bagong tipan, umakyat sa bundok ang Panginoon kasama ng kanyang mga 3 alagad. Habang siya'y nananalangin, nagbago ang kanyang anyo at sabi ng tinig, "Ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan, makinig kayo sa kanya." Ang tawag po sa bundok na ito ay bundok ng Tabor. Ngayon, pagnilaya natin, ano ang kahalagahan ng bundok ng Carmelo? Ito po ay anduroon din sa Holy Land, ang bundok na ito. At yung lugar na ito, yung lugar kung saan nagkaroon ng activity
si Prophet Elijah o si Prophet Elias. Ano ang istorya ni Elias? Si Elias ay propeta ng Panginoon. Pinapunta siya para sabihin kay Haring Ahab na mali ang kanyang ginagawa dahil sumasamba siya sa Diyos-Diyosan. Kaya nangyari ito ay dahil sa kanyang asawang si Jezebel. Nais ipapatay ng hari at ni Jezebel si Elias. Kaya ang sabi ni Elias, I want to make a challenge sa inyong mga propeta na tumatawag sa iba't ibang Diyos. Nagpunta sila, andudoon sila sa bundok ng Carmelo. Merong 850 na mga propeta ni Baal ang anduroon. At sabi ni Elias, pareho tayong mag-alay. Nag-alay sila at nagsimulang manalangin. Pero hindi sumasagot ang Panginoon sa pamamagitan ng pagtupok sa kanilang alay. Dumating ang tanghali. Ang sabi ni Elias, lakasan pa ninyo ang pagdalangin. Baka ang Panginoon ninyo ay maraming ginagawa at busy. Lakasan pa ninyo ang pagsasayaw. Ang ginawa nila, nagsayaw, sinugatan ang kanilang katawan para dinggin ang Panginoon. Pero hapon na hindi pa sila dinidinig ng Panginoon. Nung panahon na ni Elias ng bandang hapon, ang sabi niya, basain nyo yung aking alay. Basain nyo, binasa nga ng mga tao. At nagsimula siyang manalangin. Ang nangyari, dininig siya ng Panginoon. At pagkatapos, tinupok ng apoy ang kanyang alay. Ibig sabihin, kinalugdan ang alay niya ng Panginoon. Iyon ay nangyari sa bundok ng Carmelo. Bundok na naging banal. Later on, mga ginigiliw ko mga kapatid, to fast track history, sa banal na bundok na ito kung saan nagtipan ang tao at Diyos, may namuhay na mga ermitanyo. At doon sa namuhay na ermitanyo, doon sa lugar ng Carmelo, bundok ng Carmelo, gumawa sila ng chapel. Ang nakalagay sa chapel na ito ay ang Mahal na Birhen. Ang tawag sa Mahal na Birhen, the Lady of the Place. Ang reyna at ang babae ng bundok ng Carmelo. Marapat lamang mga ginigilo ko mga kapatid na sa bundok na ito ang ipagitna ay ang babae, ang reyna, ang ina ng Carmelo. Bakit? Sino ba ang babae sa balat ng lupa na sumunod ng higit sa lahat sa kalooban ng Diyos, kundi ang Mahal na Birhen? Hindi siya sumentro sa kanyang sarili. Ang lagi niyang sinasabi, sundin ninyo kung ano ang inuutos niya sa inyo. Kaya ang babaeng ito, siya ang babae ng bundok ng Carmelo. Sa Ebanghelyo, mga ginigilo ko mga kapatid, sa bundok din ng Kalbaryo, o lugar ng mga bungo,
Habang namamatay ang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Bakit sa bundok ng Carmelo, pinapahalagahan natin at binibigyan ng sentro ang mahal na birhen? Kasi siya ang ating ina. Kasi siya ang unang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kasi sa ilalim ng kanyang mantel, tayo ay pinoprotektahan at tayo ay itinatago. Mga ginigiliw kong mga kapatid, hindi po lahat sa atin ay makakapunta sa banal na lugar sa Holy Land. Hindi rin lahat sa atin ay makakapunta sa bundok. Pero itong lugar na ito, itong simbahan na ito, na ang patrona ay ang mahal na birhen ng bundok ng Carmelo, dito sa lugar na ito, nalalaman natin ang kalooban ng Diyos. Dito sa lugar na ito, sa ilalim ng kanyang mantel, tayo'y kinakalinga. Dito sa lugar na ito, atin siyang ina, na pwede tayong maghinga ng lahat ng ating problema. Dito sa lugar na ito, ito ang tinatalaga nating bundok ng Carmelo ng ating mahal na birhen. Sa banal na pagdiriwang na ito, ito ang lagi nating alalahanin. Tuwing nandirito tayo sa lugar na ito, tuwing nagsasalo-salo tayo sa banal na Eukaristiya, kasama natin at nasa gitna natin ang mahal na birhen. She is the lady of this place. Siya yung babae na nasa gitna ng lugar na ito. Mahal na birhen ng bundok ng Carmelo, ipanalangin mo kami. Mahal na birhen ng bundok ng Carmelo, mapahalagahan namin ang lugar na ito na aming bundok, ang Barasoain Church. Hindi lamang sa kahalagahan nito sa politika, kundi sa kahalagahan nito sa aming espiritual na buhay. Amen. Tumayo na po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat, dahil sa ating pawang mga tao, at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo,
kay Mariyang Birhen at naging tao, ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan, umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa iisang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa iisang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Sa banal na araw na ito, manalangin tayo sa ating Ama upang pagkalooban niya ang buong Santa Iglesia ng masaganang biyaya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at sa tulong ng panalangin ng ating ina na taguring Marilag na Reyna ng Carmelo. Idalangin natin, O Panginoon, pakinggan mo kami. O Panginoon, pakinggan mo kami. Para sa ating banal na iglesia, upang puspos ng Espiritu Santo, katulad ng ating mahal na ina, siya ay maging tunay na bayan ng Diyos, nagkakaisa sa buklod ng katotohanan, pag-ibig at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. O Panginoon, pakinggan mo kami. Para sa ating Santo Papa na si Francisco, sa ating Obispo na si Dennis, sa mga pari at lahat ng relihiyoso at relihiyosa, upang lubos silang magampanan ang kanilang matapat na paglilingkod sa Diyos at sa sangkatauhan, at nawa ay dumami pa ang bokasyon sa pagpapari at pagmamadre, manalangin tayo sa Panginoon. O Panginoon, pakinggan mo kami. Para sa lahat ng kaanib ng Orden Contemplativa, lalo na ang mga Carmelita, nawa ay maisabuhay nila ng ganap ang kanilang natatanging bokasyon ng panalangin, pagpapakasakit at pag-aalay ng sarili, manalangin tayo sa Panginoon. O Panginoon, pakinggan mo kami. Para sa lahat ng nagdurusa at nabibigatan dahil sa iba't ibang uri ng pasanin sa buhay, lalo na yaong mga biktima ng sakuna at mga kalamidad, upang sa tulong ng mahal na birhen, ay patuloy silang magtiwala sa mapagkalingang pagmamahal ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. O Panginoon, pakinggan mo kami. Para sa lahat ng mga deboto ng mahal na ina ng Carmelo, upang mamuhay sila ng tapat ayon sa diwa ng banal na eskapularyo, na walang ibang kundi ang kahinhinan, pagpapakasakit, kababaan ng loob at kalinisan, manalangin tayo sa Panginoon. O Panginoon, pakinggan mo kami. Para sa mga yumaong kaanib ng Orden ng Carmel, mga kamag-anak, kaibigan, benefactors at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, nawa ay buksan sa pamamagitan ng mahal na ina ng Carmelo ang pintuan ng kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. O Panginoon, pakinggan mo kami. Ama, ang lahat ng ito'y hinihiling namin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Thank you.
Manalangin kayo, mga pinakamamahal kong mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria, nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo ang mahal na birhing nagpupuri at nagagalak sa iyo, ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin, ipahayag nating lahat
ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang Birhen ng Carmelo, ang Ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang nagkakaisang bayan ng Diyos, nakataas ang kamay na nananalangin, Ama namin. Bigyan mo kami ngayon.
patawarin mo kami sa aming mga sala. Hiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bilang magkakapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Mga pinakamamahal kong mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahang makibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Jesus ko, naniniwala ako na Ikaw ay tunay na naririyan
sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong makikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Lawak ng dagat na aking pinatawi, tanging pangalan mo ang siyang laging sinasambit. Hanap-hanap ang pangako ng iyong lambing, inasam na tuwin ay nasa iyong piling. Sa bawat araw na paglusong ko sa buhay, ikaw lang ang saksi, nag-iisang bantay. Layuhin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan mo't laging lingap mo tiyakap. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na magmamahal sa iyo. Itaguyod mo ang mga lingkod ng kalusugan
upang ang kanilang pagtulong sa may sakit ay lakipan ng galing at pagmamalasakit. Manatili nawa silang malusog sa isip at katawan, matibay sa kanilang sinumpaan at ligtas sa karamdaman. Panalangin namin para sa mga nagkasakit ay dagling kagalingan, para sa mga nag-aalaga sa kanila ay kalusugan, at para sa mga yumao ay buhay na walang hanggan. Sa panahong ito ng pagsubok, kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at tulungan ang mga nangangailangan, patibayin nawa kami ng aming habag at malasakit sa isa't isa, at ihatid kami sa pagbabagong buhay at kabanalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kupkupin mo kami sa iyong pagkakandili, o mahal na ina ng Diyos. Huwag mo po kaming sipayuin sa aming mga pangangailangan, bagkus ipag-adya mo kami sa mga panganib at kasamaan, o maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo, panalangin mo kami. Maria, ina ng kagalingan ng mga may sakit, panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, panalangin mo kami. San Jose, panalangin mo kami. San Roque, panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian, ipanalangin mo kami. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, binusog mo kami ng katawan at dugo ng iyong anak. Patataginawa kami ng kahanga-hanga mong pag-ibig at tulungan kaming sundan ng buong katapatan ang mga halimbawa ng mahal na Birheng Maria na aming pinipintuho. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain at pakaingatan kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Magsihayo kayo at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Nobis Sancta de Genetrix. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus,
qui gloriose Virginis Matris Mariae, corpus et animam, ut dignum filii tui habitaculum epicimereretur. Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut quis commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua libererum, liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilia mani et semper nubiscum. Parokya ng Nuestra Señora del Carmen, Simbahan ng Barasoain. Ang isang dokumentaryo ng Kapistahan ng Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo na may temang Ang Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo at ang mga santo sa Orden ng Carmelita. Tampok ang mga dating kura paroko na sinabi. Minimon Prince Cathedral. Angel Santiago. Ito po si Father Dars. Father Domingo M. Salonga. Kung lahat ay muli kong inaanyayahan sa mga mabibiyayang pagkakataon dito sa simbahan ng Nuestra Señora del Carmen. Viva Nuestra Señora del Carmen. Viva Mala Virgen ng Bundok ng Carmen.